Ayan, oh. Ayan, sarap. Oo, tignan mo. Ang ganda na nagtungtungan niya na. Na may turbo broiled duck. Ayan. Meron tayo ritong wasabi. Meron tayong kikuman. May sausawan tayo na sauce, yung malapot. Meron tayo ritong cucumber at meron tayong calamansi. Ayan, oh, tingnan natin. Oh. Tingnan ninyo naman kung gaano ka-roasted to. Ayan, oh, kakain lang tayo ng dinner. Ha? Hindi mukbang to. Maaring maraming matira dyan. Alright, tara. Umpisa na natin. Ayan, umpisa na natin mga kabrad. Mukhang napakasarap. So, ito nga, kompleto na tayo, ha? Nabanggit ko na kanina. So, magdasal na muna tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Basbasa niyo po kami. At itong mga biyayang inyong pinagkakalob sa amin. Buhat sa iyong kabutihan sa pamagitan ng si Kristo, ang aming Panginoon. Amen. So, paano ba ito mga kabrad? Mainit pa, oh. Kakatanggal ko lang sa ano? Oh. Sa inyo ang unang subo, ah. Hindi muna ako magsasawsaw. Ito ang lasa. Hindi lang toyo. May asin pa to. Yung Ardell salt. Saka nilaga natin ito ng 1.5 hour para malambot na malambot. Ay, ito yung sasawin na ano, sauce na malapot. By the way, nilagyan ko ng ano, ng fried garlic. Sarap. Pisigan natin ng calamansi. Magtira lang tayo na para sa wasabi natin. Ayan. Ito pa. Calamansi. Ayan. Ito yung ano natin, kikuman. Lagyan din natin ng calamansi. Sausawan yan, masarap yan. Favorite ko ang ano eh. Ang wasabi. Ito wasabi oh. Napaka anghang nito. Ayan na. Grabe. Ginawa ko na lang na malabnaw. Matapang pa rin. Malambot oh. Hindi lang si mami nanonood. Si misis. Ayun si mabay eh. Dati kasabay ito sa mukbang yan eh. Ngayon ayun na. Sarap. Sarap ng wasabi oh. Wow! Tapang! Musok pa oh! Musok pa siya oh! Musok na! So alam nyo, napaka-swerte namin kasi napakarami namin bibi. Nagkaroon din kami ng napakarami na itik. Nagsawaran kami, napakarami kong video ng itik. Kung ano-anong mga recipe. Tapos inubos na namin yun. Ngayon, panay-bibi na naman. Panay-bibi naman ang inalagaan namin. Ang maganda sa bibi, ang lalaki. Kalahati lang yung katawan ng ano ng itik. Ang lalaki ng bibi. Yung nakaraang video ko, hindi mag-assist sa kaldero. Pero ito nag-assist sa ano, nung inano ko to. Nung nilagay ko ito, medyo maliit ng konti ito. Harap. By the way, mga kasama, ano ha? Ito palang food na to, ito yung go food. Kahit marami nang kainin, hindi natasaba. Gagaling ka. Gusto ko lang sa inyo ipaliwanag yung mga go food nila.
Doktora Radeb, Iris Radeb, tsaka Doktora Josephine Rojo. Kung may sakit kayo, yung mga pagkain na yun ang ano nyo, ang makainin nyo at mawawala yung mga sakit ninyo, papayat kayo, dilate ng tiyan nyo. Sa madaling panahon lang. Kaya ako, ano ko eh, masasabi ko, ano ko eh, tao ako ni Josephine Rojo, ni Doktor, tsaka ni Iris Radeb. Sila lang ang dalawa na talagang nagka-campaign ng low-carb diet. Wow! Kaya, kamay. Ipakpak pala. Ano? Hindi pa ako nakapagsawsaw dito, oh, mamaya na to. Enjoy na naman ako, mga kabrat. Alam mo, nasa masaya ako. Wala na ako pinag-aaral. Nag-graduate na si Diana. Wala na. Yun naman anak ko ng bunso, yung pinakabunso talaga nasa Amerika. Sagot na ng pamilya ko dun yun. Kaya nasa masaya ako. Yung si Diana, pagka-graduate ng UP, nakakuha agad ng trabaho. Ang galing. Alam niyo naman, pag-graduate ka ng UP, ikaw ang hinahanap ng trabaho, hindi ko maghanap sa trabaho. Eh lalo na kung gumraduate ka na magna cum laude. Ikaw na. Enjoying tayo. Napakalasa. Grabe. Ang sarap. Tapos napakalambot po. Ang lambot-lambot niya, hindi siya yung ano, yung sa labas niya hindi siya crispy, pero ang lambot niya. Kasi nilagyan ko ng ano, yung ilalim ng ating turbo broiler, nilagyan ko ng ano yon, yung sauce. Para habang niroroast siya, hindi siya tumigas. Isa sa GoPod cucumber. Nagpahanap din ako kay Mrs. ng lettuce, but wala. Wala. So mag-low carb na kayo. Lalo na kung may naramdaman kayo, ayun ako, mag-low carb na kayo. 100%. Mawawala yung naramdaman nyo. Kaparo. Ito bala to. Hindi siya crispy. Ano siya? Yung parang balat siya ng ano? Yung chukstugo. Alam niyo, di ba? Yung roasted chukstugo. Malambot lang yung balat niya pero very tasty. Ang sarap. Kahit yung dulo ng pakpak, oh. The best wasabi. Higyan natin ng kikuman. Yung iba hindi kumakain ng bibig. Bakit naman? Siguro tingin nila napaka-rumi. Hindi. Ang bibig namin napakalinis. Araw-araw pinapalitan ng inumin. Ng tubig, ng pampaligo.
Tapos ang kinakain, panay gulay. Mga darap, mga pids, konti lang sa pids. Mga kanin, yung tirang kanin namin. Mmm. Balong-balong pala nilagay ko sa loob ng tiyan niya. Ito, may dalawang balong-balong na, no? Kainin ko yung isa-isa, iwanan ko kay Mrs. Ano na yun? But... isang oras at kalahati ba namang nilaga? Sarap, ang butong naman. So, huwag lang kumain ng kanin. Sabi ko nga kay Mrs. eh, alam mo ng mga bata tayo, hindi mayayaman yung pamilya natin. Mayroon lang tayong konting ulam. Kaya nagluluto ng kanin, tapos ikukunti tayo ng ulam. Tapos ang kanin natin, tigit-tigit isang plato, minsan sobra pa, dalawang plato, pero konting ulam. Sabi ko sa kanya, total, napatapos na natin yung mga anak natin, panay ulam na lang kainin natin. Huwag na tayong kumain ng kanin. Huwag na... kasi ano yun eh, low carb yun yan. What I mean, high carb yung kanin. Kaya mag low carb na lang kami. Panay mga ulam, mga gulay. Pero may mga gulay na high carb ha. Katulad ng ano, kalabasa, high carb yun. Katulad ng kamote, yan. Pero pag kamote leaves, low carb. So gusto ko lang ulitin ang mga high carb, ano-ano ito, mga ice cream, mga tinapay, mga donut, mga hamburger, mga pansit canton. Pero yung mga sahog ng pansit canton, low carb yun. Gusto yung piliin yun na lang, pero yung mga noodles, mga pansit, huwag yung kainin. Miswa, high carb yun. Kasi gawa sa flour. Yun, ano pa, marami. Pero marami rin naman na, ano, na low carb. Yung ano nga, low carb eh, yung mga hipon, yung mga supo, lahat ng karne, yan, low carb yan. Ito, karne to, duck, chicken, pork, beef, mga eggs, kahit damihan mo yung pagkain mo ng eggs. Dati sa pag-aaral, ang eggs daw, pag kumain ka, magkakaroon ka raw ng cholesterol. Ay, hindi pala lately, kahit na ilan ang kainin mo araw-araw, okay lang. Kahit makatatlo ka araw-araw, walang problema. Hindi ka magkakaroon ng cholesterol. Pero may konti lang, hindi yung mapupuno ka ng cholesterol. Kasi ang egg, panay protein, pure protein. Sarap talaga. Sarap. Kasi ako omad lang ako, 1 meal a day. Sa gabi lang kumakain, kaya minsan maraming, sa gabi maraming na rin ako kinakain. Pero nung the whole day, hindi ako makain. Kape lang. Kasi nasanay na ako, matagal na akong naglo-low carb eh. Ilang buwan na, napakatagal na. Mas lalo na pag taon na inabot. Dati laki ng chan ko ngayon, ang liit na lang, di ba? Pinakita ko naman sa inyo sa video. Kaya ako, advocate ako ng low carb. Advocate ako.
sinusulong ko yan kasi dyan ako gumaling. Dati mataas ang cholesterol ko. May diabetes na rin ako. Tapos mataas ang blood pressure ko. Nawala lahat yun. Hindi ako natakot kumain ng itlog. Yung itlog ng, ano? Itlog ng manok na puti. Ay, minsan nakakalima ako. Minsan dalawa, minsan isa, ganun. Paminsan-minsan lang ako nakakalima. Pag kumain naman ako ng limang mga itlog, hindi na ako makain sa buong araw. Tama na yun. Hindi na ako makain ng kanin. Talaga, tagal-tagal na. Sabi ko nga kay Commander eh, pag naubos na yung bigas namin yan dahil siya na lang ang kumakain, yung anak kong isa, nakagraduate na, doon na siya nakatira sa tinapin na trabaho na. Sabi ko sa Commander ko, hindi na ako bibili ng bigas. Pareho na kami mag-low carb. Kasi si Commander nahihirapan, ayaw niya mag-low carb. Ang lakas siya kumain ng kanin, may konti siya ulam. Ang dami-dami naman ulam. Kahit maraming ulam yung plato niya, kumakain pa rin ng kanin. Dapat pa rin ulam na lang. Sarap talaga. Ang gusto kong kumain, hindi ko tatigilan to. Kasi naman nakaraan, pag nakakain ako ng konti, ayoko na. Ulam na namin dyan. Yung nakakain na si Mrs., ulam na namin sa ibang araw. Pero ito, ang sarap, grabe. Sarap ng ano, turbo broiler, magluto. What I mean, yung mga niluto sa turbo broiler, ang sarap kainin. Lalo na pag niluto mo ng maayos. Yung tama-tama sa lasa. Sarap po. Konti na lang, oh. Yung balat niya nag-render na talaga. Wala na siya, di ba? Ang balat ng bibig, lalo na rin sa dibdib, ang kapal-kapal na nataba, oh, wala na. Ubus ko na. Yung dibdib niya, wala na, oh. Likod na to, eh, oh. Likod. Ito balat to. Balat to. Unipis-nipis na. Unang-una na dahil nilaga ko ng matagal, 1.5 hour. Tapos, tinurbo ko, turbo broiler ng 2 oras. Ubos ang taba niya. Ito pala, yung ano niya, yung salsa niya dun sa ilalim. Kinuha ko. Tapos pinatikin ko ng konting harina yan, oh. Pwede ding ipang dip yan. Nilagyan ko ng ano, oh. Nilagyan ko ng fried garlic. Balun-balunan, yung kalahati, rango rin kalahati, yung kalahati. Ay, misis. Ha? Kasi misis naghihiwa ako ng ano, buong araw. Pakain ako ng pakain ng bibi, ng hiniwang gulay ba? Isa, ano, yung kagatin lang na ano. Yung hindi ka nagmamadali na kakain mo siya kasi ang lasa, ang sarap. Parang bang yung karni niya, parang tusino. Alam niyo naman yung tusino kung gano'ng kasarap ang tusino. Ganun, ang lasa ng karni niya, parang tusino. Pero hindi siya matamis, pero tusino ang lasa. Except yung tusino kasi matamis. Pero ito yung matamis, pero ganun, masarap. Parang siyang hamon. Parang siyang hamon na hindi masyadong... Nilagyan ko siya ng marinig, sinamahan ko siya ng brown sugar. Para may lasang, ano, yung konti lang na tamis. Wow!
talagang enjoying tayo. Favorite ko, wasabi, sarap. Ang yum. Wasabi, Japanese, ano to, panausaw. Ang dami yung balat sa Lego. Halos wala ng taba. Sarap na kainin. Pakpak oh. Parang sunog-sunog pero makakain yan. Laki pa. Gusto niya ako. Pero kakain pa tayo. Ito yung Lego. Lego. Masarap yan. Minsan mga kabrad. Magwa-vlog ako ng low carb na masasarap. Yung mga karne, mga seafood, ganyan, mga gulay, one time, ganun na yung i-content natin. Ganun yung pag nakain nyo ng maayos, oh. Halos wala natitira yung laman yung Lego. Ganun naman. Ito yung karugtong, oh. Leg. Ang kulaman naman, oh. Gusto ko pa, eh. Kasi, gumuputulin ko na yung video natin, pero pagkatapos kong putulin yung video natin, kakain pa ako, sayang naman, i-video ko na rin, di ba? Kasi usually ganun eh. Dahil sa haba ng video, kinakat ko na, pero pagkakat ko, kain pa ako ng kain. Eh di kikain ko na sa harapan ng camera. Pag-ing sumot-sumot. Ah, ito na lang, oh. Tsaka yung balon-balonan ni Mrs. Pwede na? So, last bite na nga ito. Busog na rin ako. Pero gusto ko pa sana kumain. Ano lang, san? Sarap. A few moments later. Mga kabrad, dinala ko yung ating kimchi dito at gusto kong kumain ng kimchi. Ayan, parang ano natin siya. Dessert. Paborito ko to eh, kimchi. Ang sarap-sarap. Basta ako naubusan ako ng kimchi. Gumagawa na agad ako, hindi pwedeng walang kimchi. Minsan gumagawa ako ng mga pitong ganito, isang gawaan lang, pito.
pitong bote lang ganito. Tapos hindi ko na binibideo kasi marami na akong video ng kimchi eh. Panoorin nyo naman yung mga video ko ng kimchi. Ang dami ko nang ginawang video ng kimchi. Ayan. Minsan hindi ko na talaga binibideo kasi nakasawa naman. Siyempre baka walang manood na. Lamig. Masarap lang siya. Kasi may dalawa pang ganito ron. Na walang bawas. Ito number one na low carb. Number one na low carb. Ang calamansi, low carb. Ang calamansi. So mga kabrad, yan na nga. Sana inasyahan kayo sa video natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na. At i-hit ang notification bell para lagi kayo updated sa mga video na i-upload ko. Halos araw-araw na ako ngayon nag-upload ng video. So mag-like, mag-share na rin at mag-comment. So hanggang dito na lamang. Kita-kita ulit sa susunod na video. Bye!